Hello guys, welcome back to our channel. This is again Mark of Time Hearts Plant Yard and we're back with another video. And since nauso ngayon yung pagpropagate ng mga photos at iba pang mga trailing plants, yung i-share namin sa inyo is how to do a DIY coco pole na pwede nyong gamitin sa mga trailing plants ninyo. Papakita ko sa inyo yung mga advantage and disadvantages din ng mga materials na pwede natin gamitin with regards to doing a DIY coco pole. And bago tayo magpatuloy dito sa ating video, sa mga bago dito sa aming channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe dito sa aming channel. And pakiring na rin yung notification bells so that you will be updated each time we upload a new video. Simulan na natin yung project natin. So first things first, bago natin gawin yung ating project, which is the DIY coco pole, ipakita ko muna sa inyo yung mga gagamitin natin dito sa ating project. So first is yung ating cable tie. It's not necessary na kailangan natin ng cable tie, pero since wala kasi kaming glue stick and glue gun, we prefer na gumamit na lang yung available resources namin dito sa amin, which is the cable tie. Yan. This one will be the one to control yung ating top portion ng ating coco pole. And of course, second one is we need the scissors or any cutting materials, pwedeng cutter or anything na pwede nating pamutol ng ating coco rope na gagamitin natin. Which leads to the next one, yung ating mga spare na PVC pipe, yung mga hindi na natin ginagamit na PVC pipe. Yan. Ito, magkaiba sila ng size. Yan. So, ito yung mga gagamitin natin na pole mismo. Then, of course, yung pinaka main material natin is itong coco rope. Itong coco rope kasi, ito yung kakapitan ng mismong plant natin. Kung saan makakabili nito, hindi ko ito yung advertise, pero may mabibili kayo nitong coco rope sa, I think meron sa Lazada, meron sa Shopee, pero I think ito nabili namin sa Shopee. So, yung price range, pakitignan na lang, pero yung price ng pinabili namin dito is around 17 to 25 pesos per set na ganito. Since nakagawa naman na kami ng coco pole nung nakaraan, ang magagamit natin dito for each meter is 3/4 netong ating mabibiling coco rope. And since mas maikli itong ating 25 cm na PVC pipe, is ito yung gagamitin muna natin na una. Trivia lang, with regards to making coco pole kasi, you can have different materials kasi with regards to the pole part ng ating coco pole. You can use kawayan or yung mga maninipis na kawayan, or you can use PVC pipe. With the durability, I prefer PVC pipes kasi meron yung times na masisira kasi yung ating kahoy. Syempre kahoy siya. Pag nababasa siya, is mas nagiging fragile or mas madali siyang masira. So with regards to PVC pipe, since PVC siya, is matibay siya. Kahit mabasa is hindi siya masisira. Especially ang mga PVC is designed for wirings. Most specially designed siya for water. So ito yung gagamitin natin. So yung first thing na i-consider natin is yung top portion niya. Pwede naman nating itali siyang ganun. Tapos i-bowl na ganyan. Since madulas yung ating PVC pipe, is mas maganda na i-tie natin siya dito sa kanyang top ng cable tie, or you can use yung ginamit namin sa ibang coco pole namin is dinikit namin using glue stick, and use that one also. Since ito lang, ito ang available na pang tie namin dito sa ating coco pole, ito na yung gagamitin natin. So yan. So pagkatapos natin siyang secure dito sa top, is iikot natin. Since hindi nakocoveran dito na portion ng ating coco pole, yun yung paprioritize nating maikutan. Ang kagandahan lang dito sa ating coco rope, yan, hindi na kayo kailangan pang gumawa ng parang tali na ididikit nyo sa ating mga coco pole. So basically, itong coco rope is made na siya. So ang gagawin na lang natin is iikot siya hanggang dun sa almost dulo ng ating PVC. About coco pole din kasi, yung advantage din kasi ng may coco pole sa ating halaman, para may kapitan yung ating mga trailing plants like photos, philodendron, para may kapitan yung ugat niya, and then mas lumaki yung dahon or mas madaling lumaki yung ating halaman. So itong part na to, ipa-pass forward ko na lang.
In additional tip din, with regards to making coco pole, make sure na tight yung ating, pwede natin itulak na ganun para wala siyang nalilive na spaces, para dikit-dikit pa rin yung ating coco rope. Yung iba kasi hindi nila alam kung anong importansya na mayroong kakapitan yung ating mga trailing plants. Aside from coco rope naman, may different approach pa din, may alternative ka naman pwedeng gawin. If you have meron kang punong kahoy na pwedeng kapitan ng halaman mo, okay lang naman yun. Basta make sure na pinakapit natin yung ating mga trailing plants doon is mas less na yung nutrients na na-absorb ng ating punong kahoy, kasi nga kikishare na yung plant na meron tayo, yung trailing plant natin. Yan. Yung ibang kwan naman, trailing plants, minsan kumakapit din sila sa mga padir-padir natin. That's one thing na ginagawa din namin. Pinapakapit namin siya sa stagnant na padir namin sa bahay. And additional lang dun sa pagpakapit sa punong kahoy, huwag nyo siyang pakapitin sa mga fruit-bearing na mga punong kahoy, kasi hindi na talaga mamumunga, or napaka-konti nung chance na mamunga ulit yung anyong punong kahoy. The importance of this video din kasi is makakatipid ka with regards to the cost ng paggawa ng coco pole kung gagawa ka ng maraming coco pole. Pero if gagawa ka lang ng isa dalawa, better na lang, may sasuggest ko is buy coco poles na lang sa mga kakilala nyong seller. And make sure also na linisin din natin yung area na pinaggawan natin, kasi makati itong coco rope natin. So almost done na tayo, so we'll cut na dito. So may natira pang ganyan. Ang gagawin natin is ikot natin siya and then ibuhol natin siya dito for added security. And para ma-secure pa natin, we can use cable tie to finalize our coco pole. So yung iba, ginagawa nila, tinatalian pa nila dito ng nylon strings, tapos pinapaikot. So yun yung ginawa namin sa ibang coco rope namin. But with this one, as long as tight naman yung pagkakatali nyo sa PVC pipe, is sure naman na hindi matatanggal yan. So kaya siya may space dito is syempre itutusok natin to, hindi naman to akyatan ng ating trailing plant. So yan, tapos na tayo gumawa ng ating coco pole niya. Madali lang naman siya. To is spare PVC pipe lang naman. Kung gusto nyo naman na bumili ng PVC pipe, I suggest yung mas payat, yung mga ganito. Doesn't matter naman kung payat or mataba. Pero mas makakamura kasi dito sa payat. Tsaka mas madami kang magagawa. Okay lang naman din to kasi spare PVC pipe lang naman to. But you can use yung mas payat na PVC pipe. You can save money din. Kahit konti lang, pero at least makakasave ka pa din. If you have question, you can drop a message on our comment section, para naman ma-address natin kung may mga questions kayo na pwede natin sagutin. Ito, isa is gagawin na lang natin off-cam. Hope may natutunan kayo with regards to coco pole, yung benefits ng coco pole natin, kung paano siya gawin, and alternative na pwede nating pagpakyatan ng ating mga trailing plants like philodendron and photos. Bago nga pala tayo magtapos, i-share ko lang sa inyo yung in-offer sa amin and then nagustuhan din namin, which is the Blessed perfume. Yun. So yun na yung ginagamit naming perfume ngayon. If you want to start your perfume business with a low cost capital, just message us on our Facebook page para ma-share namin yung opportunity na nakita namin. And isa sa mga nagustuhan namin with their product, oil-based perfume that they have na naglalas up 72 hours pag na-spray mo siya. And bago tayo magtapos, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please press that subscribe button and pakiring na rin yung bell para ma-notify kayo each time i-upload a new video. And this is again Mark of Time Mark's Plant Yard. Maraming salamat sa panonood and we'll see you on the next video.